So, ang ganda nitong ano, balita dito para sa mga kababayan natin po. BBM to return Fathers Overseas Scholarship Program. BBM will pick up where his father left off in his flagship scholarship program para doon sa mga mahihirap but deserving students in the most prestigious schools abroad. So kahit mahirap ka, o galing ka sa mahirap na pamilya, pero deserving, matalino, you have the chance, mga kababayan, na makapag-aral abroad. So hindi lang yung anak ng presidente o ng vice president tulad ni Linlin lumipad pa New York kasi graduation ng anak na si Jillian. Sinalubong siya doon ng mga ano, ng mga supporters niyang kakampon. Di ba? So ngayon, under the Marcos presidency, mga kababayan, kahit mahirap, you will have that chance. You will have the chance na makapag-aral abroad. Mamili kayo kung saan university ninyo. You will be funded. You will be financed. You will be supported by the Marcos administration. Sabi ko sa inyo, BBM! Inalis ito po. Napakagandang programa ni Apo Lacay. Di ba? Ang daming programa ni Apo Lacay ang dapat na ibalik uli, mga kababayan. Yung human settlement. Di ba? Dati, ang dami-dami nating scholarship programs. Bawat department, Office of the President, may scholarship program. Ngayon, medyo hindi na natin ginagawa, sabi po ni Bongbong Marcos. He said that his father's administration sent thousands of scholars to Europe, Germany, and United Kingdom. Lahat yan bumalik sa bansa. At yan ang nagpaganda ng sistema natin sa Pilipinas. Yun ang natutunan ng mga scholars natin. Di ba? Balikan natin yung scholarship program. Tapos, ibagay natin sa mga pangangailangan natin, sabi po ni Bongbong. One of the scholarship programs offered in the 1980s was the Ferdinand E. Marcos Scholarship Program for Fisheries. Kaya naman pala tinanggal kasi yung pangalan, Ferdinand Marcos. Where graduating students could pursue their bachelor's degree, bachelor's, master's, or doctorate degrees at local and foreign educational institutions. Iyan po ang ano. Yan ang maganda, mga kababayan. Para, kaya nung panahon ni Apo Lacay po eh, ang daming mga magagaling na nasa gobyerno. Ngayon po, ang gagaling nilang magreklamo. Yaman ang sa gobyerno at marami magaling dumilihin siya. Tumiba sa SOP. Kaya amigo sa inyo, mga kababayan, yun ang pagkakaiba ng Marcos administration to the rest of the administrations na umupo sa Palasyo Malacañang. So, magiging ano, magiging bright na, mga kababayan, yung ating future. So, tama yung lyrics doon sa kantang may bagong silang, may bago ng buhay. Sabi ko sa inyo, bagong lipunan. Bagong Pilipinas, bagong muka.
May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan niyo, kaibigan ko, siya si BBM. Bongbong Marcos BBM. mangiyak-iyak sa inggit yung mga kakampon. Wala man kayong brain na tulad ni Bongbong Marcos. Wala man kayo. Kopya-kopya lang kayo. Nangungopya na nga lang kayo. Di pa ninyo magawa ng maayos. ito ang idagdag nating balita. Marcos spokesman to Bautista. Si Andres Bautista. Oh, ito yung challenge ngayon. Oy Andres, umuwi ka na kasi dito sa Pilipinas para makuha mo yung gusto mong mangyari. Gusto mong mabawi yung missing ano, Picasso. Umuwi ka rito. You file a case over missing Picasso. Yun ang challenge ni Attorney Vic Rodriguez. The spokesman of President Bongbong Marcos, presidential frontrunner, incoming President Bongbong Marcos Jr. is challenging the former head ng PCGG to file a case over a missing Pablo Picasso painting seen in the residence of former First Lady Imelda Marcos. File mo na para sabi mo gusto mong mabawi. O di bawiin mo, pero dumaan ka sa husgado. Pag in-award ng husgado na nalo ka doon, o di inyo na. Subasta mo na. Sa ating saligang batas, kung sino ang nag-akusa, kung sino ang gumagawa ng aligasyon, ay siyang dapat magpatunay. Naintindihan mo, Andres? Sige lang ang ngaw-ngaw ninyo. Akusa kayo ng akusa, kwento kayo ng kwento. Pag challenge kayong mag-file ng kaso, ayaw man ninyo. Gusto lang ninyo magpa-interview. Yung mga ugali ninyo eh. Yung mga kaso, disqualification, etc. kung ano-ano. Lahat binasura. You see, ginagawa lang ninyo as a tool para sa black propaganda ninyo eh. File kayo ng kaso. Yung mga sige ang asa na yung mga kabataan o mga artista na sige ang sabi ninyo Marcos magnanakaw. File a case. Magtistigo kayo. Diba? O kayo mismo magreklamo Marcos magnanakaw. Si Kwan nga o, lumambot. Si Rowena o, makikipagtulungan daw siya. Mga anak, makikipagtulungan po tayo kasi pag hindi, wala tayong magagawang batas nito. Walang mangyayari. You see? Hindi kasi kayo pinapatulan, kaya ganun kayo. Ang lalakas ninyo magsalita. Pero kung patulan kayo, limbawa ng... Kaya hindi yung gagawin ni Bongbong Marcos na mag-aksaya pa ng panahon sa inyo. Di ba? Na i-filean kayo ng libel case. Eh, hindi yung ginagawa. Tapos sasabihin ninyo, threatened yung freedom of expression. Nasubra na kayo ng freedom. You see? If you have something, come over. The courts are open. Hindi pwedeng yung in the comfort of wherever you are, your keep harping allegations left and right. Sabi po ni Vic Rodriguez, nasilip ninyo yung painting ni Picasso sa bahay ni Mrs. Marcos. Gusto ninyong habulin. Di habulin mo. Tapos may computation pa. 8 billion anya. 8 billion yan. Former PCGG chairperson Andres Bautista earlier said Picasso's painting seen in Imelda's home during her son's visit is worth 8 billion. May computation agad si Mokong. It is one of the painting that the anti-graft court Sandigan Bayan wanted to seize from the Marcoses in 2014. O di, kopis kayo ninyo.
ipakumpiska ninyo. Do it. Ano, Bautista? Rodriguez said, Bautista should not make accusations against presumptive president, the presumptive president, in the media. Lahat lang kayo salita ng salita sa media, pa-interview kayo yung pa-interview para may controversy palagi. Bautista, who had also headed the Commission on Elections, has been staying in the United States for about half a decade. Earlier said that while he can technically go home, his situation is complicated due to personal issues. Anong personal issues mo? Ang issue mo, wanted ka kasi rito? Di ba? Tinakasan mo yung investigasyon ng Kongreso doon sa bumulwak na limpak-limpak na salapi na hindi mo maipaliwanag kung bakit mayroon ka nun sa aparador mo. Tapos, hanap ka ng hanap ng hidden wealth ng ibang tao. Yung hidden wealth mo, hindi mo makita, nasilip ng asawa mo. O, yun. Di ba? Bigla kang lumayas dito, inabandon mo yung position mo as COMELEC chairman. Tapos, you have dagal na mag-akusa ng mag-akusa. Yung sarili mo nga eh, sangkot ka sa kalukuhan diyan sa, no? Sa COMELEC. Kaya nga, tumakas ka. Tapos, turo ka na ng turo ng iba. Isilipin mo yung yaman ni Mrs. Marcos. Ang yaman ni Mrs. Marcos po, dokumentado. Yung sinasabi ninyong hidden wealth, hindi man talaga hidden, pinakita nga yung documents kay Milchanko. Diba? O, ito isang kwarto puno ng documents. Ito kung anong pinanalo namin sa trial of the century. Si Milchanko, pati si Milchanko, ayaw maniwala. Di nga niya mabasa yung isang document kung magkano. Mali yung basa. Ani ko sa inyo, mga kababayan. Anyway, yan man lang po. Baka lang gusto niyo nang i-try ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad lang sa mga pulses in affected area. Ayan, mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasuan. Ito naman po, Automax, pinapayad sa mukha, anti-aging siya. You look 10 years younger than your age. Yung mga cancer patients po, hindi man siya gamot, food supplement siya, Ningxia Red Mixed Fruit Drink, try po ninyo. Gawa kasi siya sa goji berry. Ang goji berry po, may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para sa Facebook. Para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.